Hi guys, magandang gabi po sa lahat, lalong-lalo na po sa ating mga kapwa security personnel. Welcome back sa aking multing channel. So sa video ito, mga pipeline, ay pag-uusapan po natin ang tungkol po sa memorandum na nilabas ng SOSYA noong April 21, 2024. So nakasaad po sa memorandum na ito, mga pipeline, na ina-allowed na po ang lahat ng kukuha or magre-renew ng kanilang license na naka-casual attire. So dati kasi, mga 5-9, talagang mahigpit, hindi ka pwede pumasok doon na hindi ka naka-uniform kapag kukuha ka o mag-renew ng inyong security guard license. So ngayon po ay pinapayagan na po nila mag-casual attire ang mga LISP applicants or yung mga kumukuha ng kanilang mga license. Okay? So nakalagay po dito, mga 5-9, allowing private security personnel applicants to wear smart casual attire instead of complete set of private security uniform during processing of applicants for license to exercise security profession. Okay? So, reference directive of the Chief PNP. So, nakalagay po dito, mga 5-9, this pertains to the verbal instruction of the Chief PNP regarding the attire of all LISP applicants to be worn while transacting business at PNP one-stop shop and regional civil security units. So, nakalagay pa rito, mga 5-9, in this regard, effective April 22, 2024, the wearing of smart casual of all LISP applicants while transacting business at the PNP one-stop shop and the regional civil security units is now allowed. Hence, the wearing of complete set of private security uniform is no longer required. So, ibig sabihin po ito, mga 5-9, na hindi na talaga nila nire-required na mag-suot ng complete uniform ang mga magre-renew ng kanilang security guard license or kukuha ng mga license. So, take note, mga 5-9, pwede na po tayo mag-casual attire kapag kukuha tayo or magre-renew tayo ng ating security guard license sa Camp Crame. So, malaking kalawakan ito sa ating mga 5-9 dahil siyempre napakahirap na naka-complete uniform din. So, tapos siyempre lalakad-lakad ka dyan sa kalsada, sa sosya, no? So, malaking kumbaga privilege sa atin yan. So, dahil siguro mga 5-9, no, sa mga siyempre mga pangyayari na hindi inaasahan ng sosya, kaya siyempre kahit papano ay niluwagan din nila ang mga security guard nakukuha ng mga license na hindi na mag-uniform. So, kumbaga, siyempre, bumabawi din naman ng sosya dahil nga siyempre sa mga pangyayari, karoon ng delay yung ating mga license. So, hindi na sila gaano naghigpit pagdating sa uniform. So, doon po mga 5-9 sa mga malapit na expired 60 days before expiration. So, pwede po kayong magpa-process or kumuha ng certification for extension of license ninyo. Kasi para kahit papano ay tuloy-tuloy pa rin ang duty ninyo. So hanggat hindi pa po nagiging normal or nagre-resume ng maayos yung transaction sa sosya, so patuloy po yan, no? Hanggat wala po silang advisory na hindi na pwede gamitin yung mga certification. So doon po sa mga nalakad na talagang matagal na yung license, no, na pending sa sosya, so wala po tayong magagawa dahil nga siyempre nagkaroon talaga ng error yung system ng sosya. So hintayin talaga natin na maging maayos. Yun nga lang ang privilege natin doon is binibigyan nila tayo ng certification for extension of license. So yun, mga 5-9, maraming salamat po sa pagsama sa aking munting video. Sana po ay kahit papano nabigyan ko kayo ng konting information. Maraming salamat po. God bless us all.